maximize your potential. Okay? Maximize your potential. Kumbaga, yung sa tingin mo na meron ka pang ibubuga, kung sa tingin mo meron ka pang magagawa, ito yung dapat mong gawin. Okay? Alamin mo detail by detail yung SolMax. Gawin mo kung, kunwari, si upline or yung nag-refer sa inyo, yung direct sponsor nyo, okay? Kung nagiging successful siya, tanungin mo siya kung ano bang ginagawa niya. Sir, ano ba? Sir, ma'am, upline, ano bang ginagawa mo pagising mo ng umaga? Anong ginagawa mo? Bakit ang laki ng kinikita mo sa SolMax? Okay, take note guys, wala sa unahan yung SolMax. Kahit anong business, wala to sa una kang sumali, una kang nagsimula. Kundi kung anong ginagawa mo ngayon, ayun ang magiging resulta sa iyo kinabukasan. Take note nyo yun lagi. So wala to kay upline, wala to kung ano, kundi kung anong determinasyon mo at consistency ng ginagawa mo at syempre kailangan mo mag-focus. Okay? Hindi mo to pwedeng i-base na eto ang laki kasi ng kinikita ni upline dahil talagang magaling siya eh. Hindi ba pwedeng ikaw din magaling ka din? Ha? So, sana dito sa presentation na to, pagtuunan nyo ng pansin. At sana balang sa mga susunod na mga araw pala, ay makita ko rin kayo na kung anong ginagawa ni upline, ginagawa nyo din kahit sa one-on-one table talks, presentation, kumbaga build your own confidence para maging fully equipped din kayo na magawa nyo din kung anong dapat gawin nyo kay SolMax. Kasi nandito na tayo eh. Time is gold eh. Kumbaga nandito na tayo, member na tayo ng SolMax. So sana huwag tayong pumayag na basta naging member lang tayo, nag-invest lang tayo. Okay? Sana dumating sa point sa sarili nyo mismo na eto kaya ko rin yan gawin. Take note guys, kung ano ako ngayon, nagsimula din ako noon sa starting point. Okay? Kaso ang ginawa ko kasi, meron kasi akong gustong marating sa buhay. Meron kasi akong goal sa buhay na ito dapat pag age ko ng ganito, may magbabago sa buhay ko, kailangan meron na akong ganito, kailangan meron na akong property na ganito. So, kailangan kapag nag-commit tayo sa isang business, kailangan ituring nyo to na ito yung isa sa magiging way. So, dapat wala akong sasayangin na time. Kapag umaga, meron, dapat everyday meron kang ilalaan na oras na ito 4 hours to 8 hours dapat ito para to kay SolMax. Dapat ibubuhos ko yan. May kakausapin ako, ganitong oras, may ipipresent ako, may i-add ako sa group chat. Tapos kapag nag-invest na, huwag matapos dun na. Kapag nag-invest na, okay, bahala ka na sa buhay mo. Turuan mo din siya kung paano ka tinuruan ng upline mo. Ganun din gawin mo sa kanya. So duplication, huwag matapos dun sa nag-invest na siya. I-motivate mo din siya na gawin niya din kung anong ginagawa mo. Para mag-duplicate ka. Para in the end, magkaka-create ka ng maraming team mo na earning the same time to be followed na yung earnings mo rin na malaki. Yun po yung sekreto sa pag-build ng community. Yun po yung sekreto sa pagiging successful dito kay SolMax. Kundi kailangan manggaling sa sarili mo. Yung determination mismo sa sarili mo. So sana guys, sa presentation na to, i-take note nyo lahat. Sana ma-adapt nyo. Kung meron kayong tanong, itanong nyo sa akin after the presentation. Okay? Ulitin ko, start your day always na meron kayo na add sa group chat nyo. Lahat kayo dito sa team na to, meron kayo kanya-kanyang group chat. So, i-add nyo sa group chat nyo. Magtanong kayo, i-push nyo. Kayo mismo na may-ari ng group chat na yon, nag-build ng group chat na yon, kayo yung mag-ingay doon. Huwag nyo hintayin si upline yung magsalita lang doon lagi. Kayo mismo mag-ingay doon. I-motivate mo yung team nyo na mag-ingay kayo. Motivate nyo yung mismo nandun sa community. I-push nyo sila na matutunan nila yung SolMax. I-push nyo sila na mag-commit sila sa SolMax. Maintindihan nila. I-push nyo sila na sila mismo magtanong doon. Kung hindi na sila active doon sa GC, i-PM nyo. Kayo mismo, nandun na eh. Nandun na yung community. Nandito na kayo kay SolMax. Huwag nyo hahayaan na masayang lang. Okay guys? So magsisimula na po tayo. O yun, ulitin ko, maximize your potential. Okay? Meron kayong natatagong galing. I-push nyo lang na ilabas yun. Okay? Para din yan sa inyo. Para din yan na, para din yan sa future nyo. Alam ko, marami kayong pangarap na gusto marating. So, maximize your potential. Okay?
So the Solmax Group, about sa Solmax is meron silang global headquarters sa London, United Kingdom, operating in 170 plus countries. Okay? Debt-free, privately owned, educating in 30 plus languages, operating since 2017, August 2017. Okay guys, meron tayong mga pinapakita mga registration. Okay? Gusto ko i-open lang. Okay? So, ito yung FCA license ni Igniter Pay. One of the big projects ni Igniter 100, which is legal po itong nag-ooperate sa UK and going to be operated globally. Okay? So, license, ano po siya? Regulated po siya ng Financial Conduct Authority. Kumbaga, legal siya na magkaroon ng payment service sa UK and all over the world. Kasi itong company na to is registered and regulated. Okay? So, pwede natin i-check. Okay? Kung totoo ba talaga. So, ituruan ko kayo kung paano i-check. Okay? So, Google lang po yan. So, punta kayo sa Google. I-search nyo how to check FCA registration. Okay? Pag-click nyo how to check FCA registration, click nyo po yung FCA register. So, click nyo po yan. Pagka-click nyo po, okay, may lalabas po dito na search bar. Okay, nandito yung enter a name or reference number. So, itype nyo lang po yung Igniter space and pay. Okay, then click firm, then search. Okay. Okay, so makikita nyo po dyan, we've found one firm matching Igniter Pay. So ito po yung Igniter Pay UK Limited. Okay, so ito po yung nag-iisang Igniter Pay na which is pag-aari ni Igniter 100 na naka-base din sa London. Okay, so i-click nyo lang po yan. Pag-click nyo po, lalabas po dito yung details niya. Okay, so type is PSD. Payment service services, okay? Then payment service electronic money status, license siya sa payment small payment institute since March 18, 2020, okay? This is a firm that can provide payment. Ito yung registration nila sa Financial Conduct Authority, okay? It is registered rather than authorized, okay? Which affects how we regulate it. Okay? So, legal siya na nag-o-operate sa UK and going to operate it globally. Kasi, kagaya naman kay Western Union, di ba? Sa isang country, registered siya doon, then operated, ginagamit globally. Di ba? May mga ibang payment service din na pinaganagamit ng padala ng pera, ginagamit sa money remittance. So, yun din, ganito din yung registration ni Igniter Pay. So, i-check naman natin ngayon paano natin i-check yung registration ni Igniter 100. Okay, so turo ko din sa inyo, punta lang din kayo sa Google, search nyo how to check company house register. So click nyo po dyan and punta kayo sa baba, find and update company house service. So click nyo po yan. Pag click nyo po, search nyo po yung Igniter 100. Okay, so search nyo po. Pag-search nyo, lalabas po yung Igniter 100 UK LTD. Tapos, andyan po yung pinaka-address. Okay? So, totoo po, nasa London. So, click nyo po, Igniter 100. Then, lalabas po dito yung lahat ng details niya. Okay? Then, pwede nyo po i-check yung filing history. Nandito po yung lahat ng details kung anong naging transaction ni Igniter 100. Okay? So, andyan po lahat ng details. Okay? So, pwede nyo po i-research yan. Kayo mismo, kung gusto nyo i-build yung confidence nyo to do this business, okay? Kailangan mismo kayo. Kayo mismo makaalam kung paano, kung gaano ka-legit yung company. Kayo mag-build ng confidence nyo. Okay? So, next po ulit. Okay. Next po. Ay, na-stop yung share. Saglit. Sorry, na-stop yung share screen. Okay. So,
kung gusto niyo i-search, i-check pa mismo, ito bang company na to, but registered ba siya sa UK? So, search nyo din sa Google. Search nyo sa Google, europa.eu. So, ito po siya. Then, click nyo po English para maintindihan nyo yung details. Okay? So, pag-click nyo ng English, baba kayo, click nyo itong doing business. Okay? Click nyo yung doing business. Then, pag-click nyo ng doing business, baba kayo sa baba, click nyo po yung VAT and Customs. Pag-click nyo po ng VAT and Customs, may lalabas po na check an EU VAT number. So, click nyo po yan. Check an EU VAT number. Then, hahanapan kanya ng member state. So, hanapin nyo po yung United Kingdom. Tapos, yung VAT number na ni Igniter 100 is yung VAT number is GB 28 28 145 8 192. Okay? So, yan po yung VAT number ni Igniter 100. So, click mo po ulit to. Then, 28 145 8 192. Okay? Alam nyo guys, kapag alam nyo to gawin, yung kanina yung mga research na to, ito kasi yung malaking part na maipapakita natin sa investor natin o sa prospect natin na ganito tayo ka-legit, ganito katotoo yung Igniter 100. Hindi ito gawa-gawa lang ng kung sino man, kundi registered company talaga siya. Nandyan yung mga details, documents, at legalities niya. So, kailangan nyo to i-explain kung talagang confused pa siya. Kumbaga, hindi pa siya fully, fully satisfied sa explanation mo. So, i-show mo to. Okay? So, click nyo po, verify. So, eto po. Lalabas po dito yung yes, valid VAT number. Tapos yan po, Igniter 100 UK LTD. So, dyan po pa lang, makikita nyo na talagang legal si Igniter 100. Okay? So, kumbaga, andyan na yung fully explanation kung paano, kung gaano ka-legit yung company. So, mabibuild mo yung trust ng prospect mo to invest their money dito. Kasi syempre, hindi niya naman pinulot lang yung pera na ilalagay niya dito. Eh. Gusto niya, ma-feel niya yung confident based sa ipapakita mo sa kanya kung saan mapupunta yung investment niya. Okay? So, yan po yung paano i-check yung legalities and ng Igniter 100. Okay? Then, check mo pala dito. Gusto ko lang ulitin. Okay? So, dito po sa overview, makikita mo po talaga dito na yung company po is registered since August 2017. So, hindi po ito trial and error. Kumbaga, hindi po ito yung sinusubukan pa lang. Itong company po is tested na since 2017. So, talagang meron nang napatunayan. Okay? So, next po tayo. Ito po yung corporate team, Serge Mellenbelt, with over 20 years corporate sales experience in direct sales, network marketing, and management. Serge is in charge of all Solmax Group operations. Siya po yung chief finance officer po ng Solmax Group. Okay? Si Abdul Rahman naman po is the chief finance officer ng Solmax Group. Okay? Founder of multiple businesses, including Igniter 100. Abdul is a qualified accountant with 10 years expertise. Certified accountant din po siya. Okay? Florian Kruger is I100 CEO, experienced professional with knowledge of DLT, blockchain, regulatory compliance, enterprise architecture, big data, and business intelligence. Okay, guys? Next po tayo, business model. So, Solmax is built, designed to build a community globally. Okay? So, target po talaga ni Solmax is makilala buong mundo. Okay? So, meron po siyang project na Igniter Academy, which meron different 300 plus na courses. Okay? With maraming languages, 30 plus languages. So, pwede po tayo mag-aral doon as we buy package sa Solmax. Okay? SMG business, ito yung affiliate marketing. So, why we doing affiliate marketing? We can earn Igniter portfolio. Yun po yung my portfolio promotional I-100. Okay? And market, we will become a marketing partner as we doing affiliate sa my Igniter 100 o sa my Solmax group. Okay? So, ito po yung Igniter Academy. Igniter Academy is an online educational platform
designed to help you learn about some of the biggest industries in the world. Okay? Igniter Academy has over 300 plus courses in 30 different languages. More courses are added on a monthly basis. Okay? Our courses are accredited by the London Law Society, Solicitors Regulation Authority, ROSPA, British Institute of Learning and Development, and CPD Certified Service. So hindi ito yung parang seminar lang, parang presentation lang na after nun, yung certificate na makukuha natin is wala namang credibility, kumbaga hindi siya credited ng mga malalaking organization, okay, o ng mga schools sa may UK. Kumbaga itong mga pag-aaralan natin na courses sa Igniter Academy is legit talaga siya and credited ng mga malalaking society, organization at ng government mismo sa may United Kingdom. Okay? So ang mga courses po natin is about fintech, artificial intelligence, data, financial markets, meron din po dito law and marami pang iba. Okay? And guys, take note po ito. Kapag natapos niyo po yung courses, pwede niyo po itong gamitin as para sa mga resume nyo, sa mga biodata nyo, kung ano pa man na pwede nyo, mag-a-apply kayo ng trabaho, kung magbibili kayo ng business nyo para sa corporate team nyo, is pwede nyo po itong gamitin kasi certified po siya and credited ng mga malalaking society organization tsaka government of UK. Okay? Promotional I-100s. Okay? Members also receive promotional I-100s which entitles the member to ownership of all Igniter 100 projects. Okay? 49% of I-100 are available for people all over the world to have ownership of over 100 plus companies. Okay? So, ang total po ng I-100 na available sa open market, okay, is 490 million. Okay? Balikan ko lang kung kailan, 490 million. Ang natitira na lang po, balikan ko lang po sa notes ko po. Okay? Yung total supply na open sa market is 490 million. Okay? Take note nyo to guys. Yung available na lang ngayon, okay? Yung available na lang po ngayon is 180 million. 310 million is already sold. Okay? So, 180 million na lang yung available sa open market. Okay? At take note guys, yung price nung 2017 ay 0.01 lang. Okay? Hanggang nung nag-start po kami nung April, May is 0.26 po siya. Isipin mo nung July, marami po nagsumabay sa amin nung July. Ang price po is 0.28. And take note this guys, ang value po ngayon is 0.35 and going to be 0.36 na. Kasi 0.35 60 na yata ngayon. So, going to 0.36 na siya ulit ngayon. Okay? So, ito pong pansinin natin. Okay? Pansinin po natin to. Igniter 100 is expected to go live on the London Stock Exchange in first quarter ng 2021. So, maximum po nito is March 2021. Okay? So, I-100 share are backed up by Igniter 100 projects. Okay? Pansinin natin mamaya kung saan tayo nag-i-invest. Okay? Bakit nga ba yung FinCap? Pwede nyo i-research kung anong yung FinCap. FinCap is International Financial Advisors. Okay? So, pwede nyo i-search kung gaano ba ito ka-credible yung FinCap para mag-predict ng value ng Igniter 100 at ng iba pang mga company na ito yung future value niya. Kasi yung predicted ng FinCap, ang value ng Igniter 100 is 6 to 8 pounds. Okay? Tingnan nyo ha, 6 to 8 pounds. Bibigyan ko kayo mamaya ng computation. Okay? So, pansinin natin, projected price is expected to reach more than its minimum target once we launch on London Stock Exchange in 2021. So, pwede pang tumaas sa 6 to 8 pounds. Isipin nyo yan, in-evaluate na ni FinCap na 6 to 8 pounds, pero mas posible pa mas tumaas pa sa 6 to 8 pounds. So, take note guys, bakit nga ba ganun yung prediction ni FinCap, which is sobrang credible mag-predict ng value itong FinCap na to. Kahit i-search po sa Google kung ano yung FinCap, okay? Bakit nga ba? Dahil
meron siyang 100 plus na companies. Okay? Naalala ko yung iba nagsasabi na don't put your egg in one basket. Okay? Sabi nila, okay, mag-i-invest ako sa ganito, mag-i-invest ako sa ganito. Bakit marami akong dapat investan? Para kapag nawala yung isa, ay meron pang may reserba, kumbaga meron pang ibang akong pagkukunan na investment. Kapag nalugi itong company na pinag-investan kong ito, meron pa akong iba. Okay? Alam nyo ba? Ewan ko lang kung lahat kayo nakakaalam na nito, na yung Igniter 100 ay meron 100 plus na projects or companies na external project nila, or yung iba doon is internal projects nila. Okay? Pansinin natin guys, okay? Ito po, yung Igniter 100 is nakafocus, okay? Sa blockchain, fintech, e-commerce, SaaS, AI, transportation, and energy. Okay? Itong mga to, yung pito na to is technology. Okay? Technology. Alam nyo naman kung gaano ka-powerful yung technology natin sa panahon ngayon. Eh dati nga, sa panahon ng nanay ko, kapag magpapadala ng sulat dun sa tatay ko, kailangan isulat kamay talaga tapos i-mail. Tapos ilang araw bago dumating. Ano pa kaya yung mga OFW, di ba? Alam ko na naranasan yung magpadala ng telegrama ng mga handwritten talaga na sulat para sa pamilya nyo. That time ng way back ng mga past decades, di ba? So, tingnan natin yung technology kung paano siya nag-i-evolve. Okay? So, dito nakafocus yung mga projects ni Igniter 100. So, sa palagay nyo, hindi ba to powerful? Hindi ba to profitable talaga na projects yung kay Igniter 100? Di ba sobrang profitable siya? Kasi yung technology na pinofocusan niya is yung mga latest technology. Okay? Pansinin natin sa mga next slides pa po. Okay? Okay? Bigyan din ko po yung Igniter 100 is a technology incubator. Okay? Kung isa-search nyo po, okay, gusto ko to idiin sa inyo, i-search ko po, baka hindi nyo pa na iintindihan kung ano yung incubator. Okay? Incubator means... Okay, mali yung spelling, sorry. Okay? Incubator... Okay? Meaning ng incubator, a place of special sports stuff equipment made by available at Laurent. Okay? Okay? A business incubator is a company that helps new and startup companies to develop by the businesses. Okay? So, ito po yung incubator. Okay? Tumutulong sila sa mga company na nagsisimula pa lang at may potential. Kumbaga, yung mga company na talagang may future. At alam nyo ba na si Apple ay ganun din nagsimula. Walang puhunan dati si ano pangalan ng CEO ng Apple. Basta, yung CEO ng Apple, walang puhunan that time, pero nasa kanya yung idea. Alam nyo ba na pinondohan o sinuportahan financially lang din siya ng IBM that time para makapagsimula at ma-launch sa public yung project niya. Kita nyo naman kung gaano nakalaki niya yung Apple. So, sa tingin nyo, gaano kalaki yung kinita na nag-support sa kanya financially, di ba? Kasi yun yung pinakamalaking shares na nagkaroon dito sa Apple, yung nag-finance sa kanya bago ma-launch sa public. Okay? So, ganun po yung incubator. So, take note, incubator si Igniter 100 which focus sa technology. Kaya tinatawag siyang technology incubator. Okay, sana naintindihan niyo po mga kasama. Okay? So, back po tayo doon. So, ito po yung technology na pinopondohan po, na nakafocus na pondohan ni Igniter 100. Okay? Ano ba yung mga projects ni Igniter 100? Paano kami kikita? Paano namin makikita na talagang magkakaroon ng income yung investment namin? Kapag winner out namin to, talagang hindi kami mapapahiya. Okay? Ito po yung 100% owned by Igniter 100. Okay? Ibig sabihin, ito yung pag-aari mismo ni Igniter 100 ng mga projects. Okay? Different registration, pero iba't ibang projects siya. Okay? Pero 100% owned by Igniter 100. Okay? Saglit lang po guys, charge ko na yung laptop. Paabot na muna ng charger ng laptop. Okay? Is one, ang isa po dito is BizPad, a cloud-based accounting software, a compliance tool for professional accountants, a comprehensive set of alerts automated to customer profile,
there are 16 services in one software. Sa madaling salita, itong si Bizpad, kumbaga kung may plano ka magtayo ng company, okay? Ito na lang gamitin mo. Huwag ka nang mag-hire ng maraming tao, okay? Regarding sa VAT registration mo, sa pagkaasikaso ng VAT mo, sa mga tax mo, sa HR management mo, sa kahit ano pa. Kasi 16 services, one software lang gagamitin mo. Ito lang si Bizpad. So, sobrang new concept siya na wala pa sa iba. Wala pang ganitong gumagawa. So, bagong concept siya na pwedeng gamitin ng mga bagong tayong company ngayon. So, very high technology talaga yung manaka-focus si Ignito 100. At take note ha, 100% owned by Ignito 100 to. Okay? The second na project ni Ignito 100 is Crypto Change. Okay? Crypto Change is going to be the world's first exchange where traders will be able to buy, sell any cryptocurrency directly against fiat currency. This exchange is fully regulated. Take note guys, alam po iba sa inyo dito may alam na sa cryptocurrency. At ako mismo, naami sa project na to ni Ignito 100. Bakit? Alam nyo ba, sa mga trade, ako talaga nag-trade ako since 2017 hanggang ngayon. Nag-trading ako ng cryptocurrency. Okay? Nagbabay ako and sell ng cryptocurrency na may potential. Okay? Alam nyo ba, bago ako makabay ng mga crypto na yon, o iba't-ibang mga crypto na yon, kailangan ko munang bumili. Kailangan ko munang bumili ng Bitcoin or Ethereum at ipa-fund ko yung exchanger. Pag-fund ko ng exchanger, tsaka ako makakabili dun sa exchanger na yun ng cryptocurrency na gusto kong i-buy, tapos in the future, i-sell ko. Kumbaga magpi-trading ako. Diba? Napansin nyo, itong crypto change is i-allow ka na. Pwede na tayong bumili direkta ng fiat currency. Fiat currency po, itinutukoy po nito yung peso, yung Hong Kong dollar, yung AED, yung direkta mismo yung pera natin, ipa-fund natin dito sa may crypto change at direkta bumili ng cryptocurrency na gusto natin i-buy or i-trade natin. Okay? Pansinin natin guys na natanggal na yung middle na Bitcoin or Ethereum. So ibig sabihin, maliless na yung charge. Kasi pag bumili ako ng Bitcoin, meron charge sa pagbili ng Bitcoin, tapos kapag from Bitcoin to sa cryptocurrency na gusto kong bilhin, meron ulit charge. So double kill. Dalawang beses akong i-charge. Pero dito kay CryptoChange, isang beses na lang. At pansinin nyo, kapag magbebenta ako ng hinold ko na cryptocurrency na yon, pansinin nyo ha, hindi ko na kailangan ibenta muna sa Bitcoin, tapos isesend sa coins.ph ko o hindi kaya sa Abra ko, at dun ko i-withdraw. So double, triple pa nga minsan yung charge eh. Pansinin nyo ha, kapag isesell ko na siya, direkta na agad sa fiat currency. So one-shot charge lang siya. So ganito kalupit yung project na crypto exchanger ni Ignito 100. Alacrity Network, Alacrity is building framework for a new internet that works for everyone. Alacrity solves the core challenges facing the internet by solving challenges facing blockchain. Okay, pansinin nyo guys, itong isang powerful na project ni Ignito 100 is para naman dito sa may blockchain. Alam nyo naman kung gaano ka-powerful ngayon yung blockchain sa generation natin ngayon. Okay? Isa pong project niya pa is Urent, a real estate advertising business. Urent has the potential to capture 5% of the UK's real estate market in the next 2 years. This will result in its valuation growth of over £300 million. Okay guys, wala itong pinagkaiba kay booking.com, kay ano, pero mas ano lang siya, mas latest concept lang siya. So mas maganda pa tong Urent kaysa sa mga iba pang existing, kasi kumbaga to be launched pa lang to eh, kumbaga mas pinapaganda pa. Okay, so kunwari meron kang mga apartment na gusto mong parentahan, pwede mo i-advertise dito kay Urent. Okay, meron kang kotse or properties o kung bahay na gusto mong paupahan, dito mo kay Urent ipa-advertise. So ito po yung Urent. Okay, another project po ni Ignito Pay, yun na kanina yung sinabi ko na may license siya sa SPA. SPI pala, license SPI siya. Ito po, license siya sa SPI, Small Payment Institute. Parang ano po ito, parang regulation po ito para magkapag entertain ka ng money remittance sa may UK. Okay? And FCA license po siya. Okay? FCA license. Okay? Ito po yung Ignito Pay. Okay? So ito po yung project ni Ignito 100, which is UK e-banking with advanced multiple features. Ignito Pay also provides a master debit card which gives you access, okay, to your funds with merchant in more than 210 countries. Okay, pwede ka rin mag-withdraw na konti lang yung charge sa kahit anong ATM machine, and the same time, malaki yung limit niya.
Okay? So high limit siya. Tapos maliit lang yung charge. Hindi kagaya ng mga existing ngayon ng mga debit and MasterCard. Okay? Ito naman yung external projects ni Igniter 100. Okay? Pansin nyo dito guys ha, pwede nyo screenshot tapos pwede kayo mismo mag-research. Okay? Isa dito, explain lang ako dito ng tatlo para hindi tayo tumagal. Kaya ang sabi ko, screenshot nyo para kayo din mismo mag-research. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng idea. Ganun kayo kahalaga sa akin. Gusto ko kayong matuto mismo. Okay? Gusto ko rin kayong matuto. Okay? Fingopay, isa sa malaking project ni Igniter 100. Pwede nyo po i-research sa YouTube. Okay? So search nyo lang YouTube. Kung ano yung Fingopay. Okay? So search nyo po sa YouTube lang. Search nyo Fingopay. Okay? Fingopay News. Okay? So pansinin nyo guys, itong project na to is existing na sa UK. So hindi to trial and error na kumbaga pinipredict pa lang ng company na ito gagamitin to ng maraming tao. Ito ginagamit na talaga. And ito po ay finance ni Igniter 100. So 3 years ago, pansinin nyo ha, sa London News siya 3 years ago. Okay? So pwede nyo po i-research yan guys. Kayo mismo mag-research para hindi na tayo tumagal. Okay? So yan po, 3K views 3 years ago, 71 views 3 weeks 3 years ago. So, pansinin nyo guys. At meron din siyang mga latest post din po. Basta i-search nyo lang po yung Igniter 100, yung ano po, yung Fingopay sa my YouTube para makita nyo po kung ano po itong Igniter Pay. Okay? Yung ano pala, yung Fingopay pala. Okay, sorry. Na, ano po. Fingopay. Okay? So, search nyo lang po sa YouTube. And another po, one of the project ni Igniter 100, which is na-amaze din ako kasi very high technology siya. Nakakamangha. I-search nyo lang po yung equator, okay? Alam nyo ba na yung equator is kaya niyang paliparin, okay? Yung aeroplano na walang gasolina, okay? Search nyo lang po. Equator. Solmax. Okay? Then search nyo po yan. Pag-click nyo po ng... yan. Makikita nyo po kung gaano ka sobrang nag-ano. Okay? So yan po yung equator. Okay? Pansin nyo guys, pwede nyo i-research, pwede nyo tignan sa ano, na nag-fly, nag-test fly na sila. Okay? Nag-test fly na yung equator, which is finance po ito ng Igniter 100. Okay? So, mapapansin nyo dyan, guys. Ayun, forward ko na lang po. Yan. 17 minutes flight. Okay? So, ito po yung isa sa mga big project ni Igniter 100. Okay? 17 minutes test flight. Okay? So, kita nyo naman kung gaano ka-high technology yung mga pinofocusan ni Igniter 100 sa palagay nyo. Okay? May mangyari man dun sa isa, meron pang 100 plus na natitira. Sa palagay nyo, ano mangyayari sa investment nyo kaya? Diba? Sa palagay nyo, mapapahiya ba kayo? Madudungisan ba yung pangalan nyo doing this project with 100 focus and 100% commitment? Okay? Hindi na. Okay? Ito pa, isa pa. Ito pa, pansinin nyo to mga guys. Okay? eToro. Alam nyo ba yung eToro, isikat na to ng ilang taon. Okay? Ginagamit na to ng maraming mga traders dito sa Pilipinas. Okay? eToro is a copy trading platform. Okay? Kung hindi kayo marunong mag-trade sa Forex, i-download nyo lang yung eToro sa Google, sa Play Store o kung anong paman app store na ng sa cellphone nyo, i-download nyo tapos i-search nyo po yung eToro tapos gumawa kayo ng account, subukan nyo muna doon kahit 50 USD lang tapos mag-copy trade kayo doon. Ma'am, a-amaze kayo. Basta marulong lang kayo maghanap kung sino i-copy trade nyo, kikita-kikita kayo. Yan po yung isa sa mga project ni Igniter 100, okay? Pwede nyo rin i-search. Click nyo lang yung eToro. eToro, okay? Then search. Lalabas po dito. Tingnan nyo guys ha. Okay? Yan, Pinay yan. Back muna natin. Okay, yan. Pinay po yan. Pero may 5.6 views na siya 1 month ago. Okay? eToro po yan.
Okay, copy trading, eToro for beginners. Okay, meron siyang 8,000 point one 8,100 views 2 months ago. Paano gamitin si eToro sa mga baguhan pa lang dito sa Pilipinas? Okay, so maraming mga reviews. Ito nga eh, eToro review in 2 minutes. Okay, 6 months ago, 68,000 views na. Okay, so napapansin mo guys, kung gaano ka-legit si Igniter 100, kung saan siya saan niya ini-invest yung mga investment ng mga nagtiwala sa kanyang mga investor, at kung saan niya tayo dadalhin as we focus to build community dito. Kasi wino-workout natin eh. Sabi ko nga kanina, sabi ko, kailangan i-build mo lang talaga yung confident mo, alamin mo lang yung detalye dito kay Igniter 100, kay Solmax, maniwala ka, kung ano man kinikita namin ngayon, kayang-kaya nyo rin kitain. Basta meron lang kayong consistent lang kayo sa ginagawa nyo, and the same time may focus kayo. Okay? So yan po, eToro, PingoPay, and Equator, at marami pang iba. Okay? Okay? So screenshot nyo po ulit. Remind ko kayo, screenshot nyo po at i-search nyo po yung mga logo na yan para mas lumalim pa yung idea nyo kung ano ba talaga si Igniter 100. Okay? So, I think na screenshot nyo na kasi meron pang next. Okay? Ito pa yung next na external projects ni Igniter 100. So, screenshot nyo rin guys. Screenshot nyo rin para kayo mismo mag-research kung ano itong mga project na to. Okay? Kasi iba dito is kilala na po sa bansa na UK, US po at sa buong mundo. Okay? At take note guys, ha, yung mga advisors po dito ni Igniter 100 is nandito si Amazon at yung nag-aayos about sa legality law firm na nag-aasikaso kay Igniter 100 is yung Garfield Smith na kilalang international law firm and accounting firm po ng sa international. Okay, so I hope na screenshot niyo na po. So dito na po tayo sa packages, okay? Packages po ang pinakamababa po. So hindi ito yung para lang sa mga mayayaman o para lang sa may pera. Kasi pwede din magsimula dito yung nangangarap pero walang ganun kalaking pera na investment. So pwede silang magsimula sa mababa lang din. Okay? Dito sa 25 pounds, okay, or 50 pounds, merong 100 pounds, merong 250 pounds, 500 pounds, 1000 pounds, 2500 pounds and 5000 pounds, okay? So meron ditong kitaan. Paano kapag nag-invest na ako? Okay? Yun yung tanong ng karamihan eh. Ano, saan, paano kikita yung investment ko kapag wala akong ginagawa, hindi ako nag-refer ng tao? Okay? Dito muna tayo sa investment, okay? Meron option 1 which is binili mo na I100 or yung package na binili mo, okay? Magiging 200%, okay? Bibigyan ko kayo ng mabilis na computation, okay? Okay? For example, ito yung option 1. Okay? Option 1, for example, nag-invest kayo ng 1,000 pounds. So plus 100. Plus 100. So magiging 2,000 pounds. Okay? So 2,000 pounds. 2,000 pounds. Divide natin sa 0.35 na current value. Okay? Imagine nyo yung mga sumali noon, 0.01 lang, ngayon 0.35 na. At imaginein mo kung anong mangyayari ngayon sa computation ko. Okay? So, 0.35 sa 2,000. Calculator tayo para tama yung computation. Okay? 2,000 divide 0.35. Okay? So, ang total ng I100 na mabibili nyo sa package na 1,000 pounds is 5,714. Okay? So, 5,714. Okay? 5,714. I-times natin, okay? Naalala nyo ba kanina yung sinabi ko? Yung evaluated and ng FinCap, projected value or evaluated value by FinCap is 6 to 8 pounds or mas tataas pa, okay? So dito na lang tayo sa 6 pounds na lang, pinakamababa, okay? Diyan na lang tayo sa pinakamababa, 6 pounds, okay? 6 pounds na lang. Okay? 6 pounds. Okay? Kung lock-in kayo, option 1, okay? Balikan ko lang. Yung option 1 po is lock-in. Lock-in ng 12 months. Okay?
So 6 pounds times 5,714 times 6 pounds. Okay, so times natin sa 6 pounds. Is 34,285.7. Okay? So ito po yung kikitain ng 1,000 pounds mo. Okay? Ito po yung kikitain ng 1,000 pounds mo kapag naging 6 pounds lang yung value. Eh paano pa kaya kapag naging 8 pounds, di ba? Isipin mo yung 6 pounds, yung 34,285 na yan kapag sa peso, kahit maging 60 lang yung per pounds, okay? Imagine niyo po ah, ang puhunan niyo lang po is 60,000 to 62,000 pesos, pero posible kayong kumita, okay? Posible kayong kumita ng 2,057,142. Ganun po kaganda ang binibigay na opportunity ni Igniter 100 sa inyo. So sabi ko nga sa inyo, okay, kung ang question nyo, oh, gano'ng katotoo yan? Eh, 2 million yan, puhunan ko lang is 60,000 plus, tapos magiging 2 million, gaano katotoo yan? Sabi ko nga sa inyo kanina, kayo mismo ang mag-research regarding kung gano'ng katotoo yung Igniter 100, okay? Kung gano'ng katotoo. Pinakita ko sa inyo kanina yung registration, pinakita ko sa inyo kanina yung mga documents ng ano ng mga projects niya, which is Financial Conduct Authority. Nandyan na lahat, kumbaga, nandyan na sa explanation ko kanina lahat para i-build yung confident mo para maging confident ka mag-invest dito kay Igniter 100 at gawin ito. Okay? Nasa sayo na lang kung magdududa ka pa kung paano magiging paano kikita yung 60,000 plus mo ng 2 million. Okay? Kung ilalock-in mo. Okay? So, ito po guys, yung binibigay na opportunity sa atin ni Igniter 100 o ni Solmax. Okay? Sana mas ma-intact sa isip natin. Buksan natin isipan natin para mas maging confident tayo. Sayang kasi kung hindi natin maiintindihan yung ginagawa natin. Sayang kasi kung palalagpasin pa natin yung opportunity na to. Diba? Okay? So, next po is option 2. Okay? Option 2. Ito naman is 200 days. Okay? 200 days lock-in. Okay? Yung 200 days lock-in po, nagsimula lang ito noong April. Kumbaga, noong April 2020. So, ngayon lang po ito. 1% daily po siya. Okay? So, for example naman, 1,000 pounds din. Okay? So, 1,000 pounds, 1% daily, is bibigyan ka ng 10 pounds. Okay? Yung 10 pounds na yan, company will allow you to withdraw. Okay? To withdraw a 75% nare-receive mo na return of investment. Okay? Na 1%, nare-receive mo na 1%, 75% nun is mawi-withdraw mo every Monday. Okay? So, 75% ng 10 pounds is 7.5 pounds. Okay? 7.5 pounds. So, ito total mo yan sa isang linggo, nasa 37.5 din siya. And i-withdraw mo siya every Monday. Monday to Friday, mag-trade ka ng Friday, tapos withdraw mo ng Monday. So, 37.5 din siya. Okay? Sa 200 days, ang total po niya is 1,500 pounds. Okay? So, hindi pa yan. Hindi pa natatapos kasi 75% lang yun eh. Saan napunta yung 25%? Isipin mo ha, pinupush pa rin ng company na kailangan kumita ka pa rin talaga ng malaki dito. Kasi yung 25%, nilalagay niya sa savings mo. Okay? So, 25% is 2.5. Okay? 2.5 pounds. Or sa 200 days, na 200 days, meron kang 500 pounds. Okay? Yung 500 pounds mo yun, shares yun eh. Okay? So, i-divide natin sa value ngayon. Kung ngayon kayo nagsimula, okay? Sa mga wala pang package yan, kung ngayon kayo magsisimula, okay? Take note nyo to. Hindi kayo hihintayin ng Igniter 100 kung kailan kayo ready para mag-invest sa kanya. Ang value tumataas ng tumataas. Imaginin mo, kailan lang? 0.31 lang siya. Naging 0.32, naging 0.33, naging 0.34. Ngayon, 0.35 na. Baka nga bukas, 0.36 na to eh. So, 0.35. Okay? So, 500 pounds, divide natin sa 0.35. Okay? Magiging, magkakaroon ka ng 1,428.57 na I-100 shares. Okay? Kung ngayon kayo magsisimula. Okay? So, 1,428.57. Okay? I-times natin to sa predicted value ng PINCAP. Okay?
Predicted value ng FinCap, hindi po predicted value ng company po, ng FinCap. Okay? International Financial Advisor. Okay? So, times natin sa 6 pounds. Okay? Times 6. Okay? So, kikita ka ng sa savings mo ng 8,571. Okay? 8,571.82 pounds. Okay? Kung i-add natin kasama yung 75% mo kanina na wini-withdraw mo every Monday, okay? Plus 1,500, okay? So, plus 1,500 equals, meron kang 10,071.42, okay? So, ito po yung total na kikitain mo kung 200 days ka, okay? Nakita nyo yung difference, no? 10,071.42 sa 200 days lock-in kaysa sa option 1 na 34,285. Ganun po kalaki yung difference sa lock-in kaysa sa 200 days. Pero ang kagandahan nga lang din, kagaya ng mga team namin sa Kenya, sa may some of my team, meron ako sa may Vietnam, sa may Thailand, na ang gusto nila, magsimula sila dito sa 200 days. Pero bumibili din si naman sila sa lock-in. Kasi ang sabi nga nila, ito kasing 75% na nawi-withdraw weekly is pwede nilang i-show as proof sa mga prospect nila para makapag-build sila ng malaking team. Kasi alam mo naman sa ngayon, kapag walang withdrawal, mahirap magniwala yung tao. Pero take note guys, in 3 years ng company, walang naging problema po sa withdrawal. Na-delay man minsan dahil lang talaga, dahil banking system, wala po problema dito sa company. Ang problema po is yung nagtatanggap yung banko, which is kung nagtatanggap ng yung banko natin na nagtatanggap ng pera na sinesend po ng company. Kasi may mga regulations sila. Kasi kailangan nila ma-verify kung saan galing talaga tong pera na to. Alam mo naman, regulated sila ng government nila. So yun lang talaga yung nagiging problema minsan. Kaya nagiging delay yung payout sa banko. Okay? Pero subukan nyo mag-withdraw sa BTC. I assure you, within 24 hours na sa wallet nyo na siya. Okay? So, yun po yung kagandahan ng Igniter 100. Okay? Sana naintindihan nyo yung computation. Okay? Pwede nyo po siyang screenshot. Okay? Pwede nyo po screenshot, guys, para meron kayong explanation sa may, ano nyo po, sa may, kapag nagko-compute po kayo sa may mga prospect nyo. Okay? So, screenshot nyo, guys, ulit. Okay? Screenshot nyo po para meron kayong computation, okay? Para mismo kayo, alam nyo kung anong gagawin nyo kapag sumabak na kayo sa gera. Gera na tinutukoy ko kapag pumunta na kayo sa prospect nyo at magpe-present, okay? So, screenshot nyo po to at kayo mismo mag-gumuha kayo ng papel mamaya after ng presentation ko at magsulat-sulat kayo nito ng computation na to, okay? Ipaglaruan nyo yung iba't-ibang package, gawa nyo rin ng computation ng ganito, iba't ibang package, para ito lang yung formula. Ito lang yung formula. Okay? So, alam nyo na kung paano gawin to. Okay? So, next po tayo. Okay? Ito po yung isa rin niya sa computation, pero walang pinagkaiba sa computation ko dito. Kanina, ito nga lang is 5,000 tsaka 500. Okay? So, compensation plan. Okay? Yung compensation plan po natin, okay? Becoming a Solmax IMP, independent marketing partner, gives you the opportunity to make an additional income gila dun sa passive income natin by simply sharing the Solmax Academy courses and business opportunity with other people. Every IMP will receive their own personal online virtual business office to operate their businesses globally. Okay? So alam ko sa inyo na ang iba dito is alam na yung direct referral bonus. So yung team bonus naman, explain ko mamaya mabilisan, matching bonus, rank and rewards, okay? So, yung direct referral bonus po is 10%, okay? 10% sa package na bibilhin ng direct sponsor mo. Kumbaga, yung kinausap mo, nag-present ka, nagustuhan niya, bumili siya ng package, kunwari, 5,000 pounds yung binili niyang package. Pag bumili siya ng package, meron kang kikitain na 10%, which is 500 pounds. So, ganun lang kasimple yung direct referral. 10% ng i-invest ng ni-refer mong tao. Direct referral. Yun. Okay? So, kaya siya tinawag na direct referral bonus or direct sales bonus. Okay? Next is the team bonus. Okay? Team bonus naman, weak leg versus strong leg. Okay? Weak leg versus strong leg. I-type ko na lang para mas maintindihan nyo. Okay? For example, dito yung left mo. Yung left mo meron 10,000
pounds na na sales, okay? Accumulated kahit na mga spillover o kung o di kaya gawan as ano na sales na ng downline mo, basta total sales ng left mo is 10,000, okay? Sa linggo na to, okay? Tapos sa right mo, meron naman 5,000, okay? Meron naman 5,000, okay? Magkakaroon ka ng 10%, okay? Ng 10% ng weak leg mo. Okay, saan dito yung weak leg? Okay? Yung weak leg nyo po is yung 5,000. Okay? So magkakaroon ka, magbabangga to yung 5,000 mo sa strong leg mo na 10,000. Okay? So 5,000, 10% is 500 pounds. So magkakaroon ka ng 500 pounds. So ang matitira na lang dito na babanggain is ma-minus na kasi yung 5,000 kasi nabangga na is 5,000 na lang. Okay? So ito po yung team bonus. Okay? Team bonus. Okay? So yun po yung team bonus, okay? Gusto ko rin paintindi sa inyo kung ano naman yung matching bonus, okay? Matching bonus is paid on the gross team bonus paid to members, okay? Kumbaga, team bonus income ng downline mo direct, from your direct, okay? Meron kang kikitain 20% to 5% pababa, okay? So for example, direct referral bonus mo, kailangan lang dito, guys, take note, no? Kailangan lang at least executive package ka, okay? At kung elite package ka, hanggang 5% pababa, okay? So yan yung kagandahan, okay? For example, sa first level mo, okay? Kumita siya. Example po, ito yung first level mo, okay? Yung computation ko kanina sa first level mo to. Yung first level mo, kumita sa team bonus ng 500 pounds, okay? Dahil first level mo siya, direct preferred person mo siya, okay? Kikita ka sa matching bonus ng 20%, okay? 20% ng team bonus niya is 100 pounds. So imagine mo na lang yan kung may mga marami kang direct sponsor, tapos kumikita sila kahit nag 500 pounds lang weekly, edi ang dami mo rin 100 pounds, 'di ba? At kung elite package ka pa, edi hanggang sa sponsor direct niya, hanggang sa third level niya, hanggang fourth level mo, okay, kikita ka pa rin sa direct bonus nila. So yan po yung kagandahan ng matching bonus, okay? Kung may tanong po kayo, message na po kung gusto, kung meron kayong i-clarify po dito. Okay? Leadership ranks, okay? Kapag regional manager ka, meron kang Amazon tablet. Senior manager, meron kang laptop. Meron na akong marami na naka-receive dito under my team ng Amazon tablet, ng laptop. Meron na rin nakakuha ng Apple Watch, which is tatlo na yata. Tatlo na nakakuha ng Apple Watch. Ah, apat na pala. Apat na nakakuha ng Apple Watch. And hoping hanggang dalawa, hanggang tatlong tao yung magiging regional director. Kasi po ngayon po, ako ay regional director po sa company at na-receive ko na po yung MacBook Air. Okay? So, hoping this month, this year, before December, ay meron tayong makreate na tatlong regional director under our team. At willing po akong tumulong, basta kaya ko po, basta kayo mismo ay mag-gawin din yung part nyo, tutulungan ko po kayo para ma-achieve nyo rin yung regional director. Okay, mahal-mahal din tong konti yung MacBook Air. Bigyan ko kayo ng clue, nasa 750 pounds to 1,000 pounds. Isipin mo, rewards lang yan, di ba? Isipin nyo po yan. Okay, so kailangan nyo lang ng total volume na 150,000 pounds. Tapos, sa weak leg nyo dapat, at least 60 pounds. Okay? Pero yung total is 150,000 pounds. Okay? Ang target ko po before end of this year, hoping po talaga and praying this na maging national director po. Sana makuha ko po ito at alam ko na makukuha ko to dahil sa tulong nyo as a team. Okay? Mercedes C-Class po. And the Vice President po, Maserati. Senior Vice President, Bentley. Global President is Rolls-Royce. Okay? And thank you very much po sa time nyo, sa interest and attention nyo po na binigay nyo. Alam ko umabot na naman tayo ng isang oras. Pero kung sino man nag-invite sa inyo sa presentation na to, i-message nyo kaagad. At kung marami pa kayong gustong itanong, sabihin nyo, i-add kayo sa group chat. Magpa-add kayo sa group chat, tapos mag-message kayo doon, magtanong kayo doon, at kami mismo as a leader, sasagutin po namin. Magtutulungan po tayo dito. Nakita nyo naman kung gaano ka-potential ang Igniter 100 to give you a good future, to give you a profitable investment, na to give you a sustainable income in the future. Okay? Long term po itong Igniter 100 at Solmax. Sana po tayong-tayong magtutulungan.
kaya gusto ko kayong matulungan to build your future, to reach your goal, pero sana sa iyo mismo manggaling yung eagerness na yon. Okay? So thank you so much po sa time nyo. Hope na